sinasabi yun ni Doggy, yung Reshi. Si Reshi. Grabe talaga si Reshi. Hindi ka, feeling ko, ito yung na-influence ni MP Daki na bagong disiplina din eh. Kasi since yung mga, sabi mga AP na lineup nga nagamit nila dito, they wanted to form something. A new formula for next play EVOs na pwedeng kumana din. Such, going up against Echo's superstar team, it's always a challenge din on how to read their own macro and micro plays na ginagawa mismo. Pero sa bani nga, respeto pa din sa Masha. Masha ang band. Next play EVOs. Here we go. Yep. Nagkapalit ng at ng sites ngayon ng pare sa teams, and kanina yung Echo, Karina and Selena pala yung kanilang naban. Sa NXP EVOs naman, they ban out Masha, Dyroth and Eve. At yan nga, Eve ang kanilang ibaban sa ngayon. Ang magiging changes nga lang is itong Esmeralda ay pag-aagawa ng pare sa teams. Tingin ko yung Echo ay isang team din na hindi magdadalawang isip na kunin yung Esmeralda sa unang pick. So it kind of tells me na yung next play baka hindi sila magban ng Dyroth kasi ito yung ano, direct counter, di ba? So baka iba yung iban ng NXP. Pick agad. Exactly. Oh. Baka yung Grok na lang ang i-prioritize na ban ng NXP dito. Okay. Okay. Here we go. Here we go. Grok ang iniintay nating ban. Yes. For Selena, sorry, Valentina ang pwede rin iban ng Echo. Kasi respect kayo, Reshi. Yep. Oh, 1-1. Respeto kay Donut na alam naman natin. Laging automatic. I think yun yung unang beses na makikita na nakita natin yung 1-1 para kay Donut sa MPL Season 9. Yeah. Dahil nakita na natin yun nung Seaball Qualifiers at sobrang lupit ng kanyang ipinakita. Kanina lang, no? Kanina lang nila in-open kasi lagi siyang binaban. Laging automatic. Correct. Para kay Donut, eh. Mm-hmm. And Echo here respecting the possible power spike ng comfort heroes dito ng lineup ng NXP. Yes, also, this time, they're looking after the things na pwede silang mabawasan. And yung side lane kanina really matter din, no? Yung matchup ng Echo versus NXP. Sobra, sobra. Napaswitch ang NXP that actually worked. Yep. Against Echo. So, available ang Esmeralda for Echo katulad ng sinabi natin. At yung Grok. Pero Grok pa rin unahin. NXP automatic Esmeralda na to. Tingin ko hindi na sila magpapatumpik-tumpik pa. Maganda siyang laban sa isang Grok. At since walang 1-1 dito, baka kumuha din ng assassin ng NXP EVOs to go with it. So, if I were to guess, Esmeralda ang kanilang ipipick. Esmeralda with, Eve? Ay, naban pala. Yes, Esmeralda tsaka siguro Ling na available para kay MP the King. Or ano? Or pwede ito, din Paquito. Lance. Paquito. Esmeralda Paquito, pwede. Or itutuloy ba nila yung tank jungle? You have the Barats kanina na akala natin side lane. Flex. Pwede sila mag-flex. They're taking their time. Ganda makita ulit yung hero ni Yelly Hayes. Yung, Dyroth. Savior. Yung Savior, no? There you go. Lock in mo na. Lock in mo na agad. Another Savior game. Yep. For EVOs. Why so change? Instead na Esmeralda ang kunin ng NXP, Dyroth yung kanilang pinili. Sobrang interesting nito kasi parang yung NXP, pumik agad sila ng hero na pang kontra dun sa iba pang mga heroes. Like yung Esmeralda nga. And which is a typical pickup coming out from Echo. I still feel na yung Yu Zhong ay magandang piliin para sa side ng Echo, isa sa mga favorite nila yan. Or kunin nila yung Phobius or Esmeralda. Yung mga heroes na palaging pinipili ng Echo. Instead, Tams, kasi kailangan nilang pangtapat dun sa Dyroth. At alam natin, ito yung pangtapat. Oh, yun na nga. Same. Okay. Same picks. Yeah. Same Tams na lang, tatapatan Echo na lang nila. I think ini-expect ata ng NXP na baka mag-Esmeralda, no? Oh. So parang, hindi, sige, tapat kami. Mas malakas yung kunin namin. Kalmutan tayo. Pakunatan exactly tayo. Oh, magkamutan tayo. Scratch me. Scratch this. Scratch this. Yeah? Scratch this. Tama, tama. Tama naman. English wordplay yun. That's it. Scratch this na kailangan. Tingin ko back siya dito. Hindi siya makamove on. No? Okay. Kailangan malawak. I feel back siya, MP the King. Good. Pwede, yeah, pwede. Para sa NXP EVOs, okay siya versus Hellcurt at maganda siyang anti-heal, yeah, para dun sa Thams. At kaya niya maging magpakakunat. Okay. Franco, so, syempre, Franco muna. Franco ulit. Okay. Same thing. Ito ah, parang nagta-transition na rin talaga ang NXP sa tank junglers. Eh. Gumagana. Kasi kung ang Baksha ay available at pipiliin nga nila ngayon, baka yun na talaga. Like, don't, yeah, tapos na ang alamat ng Roger Toll. Oo.
Parang, hindi natin alam. Parang baka mamaya may pangalawang kabanata na tank junglers talaga eh. Yes, I agree. Tank junglers tol. So expect longer games eh, no? Pwede, longer games, do not games. Link back. Sa pagprayo nila sa Franco, mababa na ang Ling at Lancelot panigurado. Here we go. Forcing NXP na pumili ng isang Fanny, o kaya naman yung back siya pa rin. Tingin ko, it's still pretty good. Kung hindi naman nila piliin yon, meron pa rin pakito na pwedeng gamitin ng NXP Evo. So, in a way, itong two bans ng Echo, it will not be enough to limit yung junglers ng NXP. Para naman sa NXP, ang kanilang kinoconsider na iban is Kagura, Lilia. So siguro Kagura yung next na pwede nilang consider dito. O kaya naman ay Lunox na in a way ay naging problema din kanina. But knowing NXP, Kagura talaga ay maganda. Tingnan nga yung mangyayari. Ang galing mo nang predict. Diba talaga? Ang dami ko na nga maling predict. Ang dami okay niya nang balik. Actually, tama, si Wolf down. Si Wolf kasi natutuwa siya kapag nagkakamali siya. Tama. Meaning kasi may kakaibang jutsu tama ang ginagawa. Ang ginagawa ng isang preparation. May ibang preparation. May ibang magulat ka pag tayong dalawa tumama. Doon ka magulat. Diba? Ibig sabihin, oh, kaya natin pala. Diba? Basic pala. Nangyari lang yun sa atin. Basic pala. Sa buong matches ng week 1 to 8, isang game lang nangyari yun. And I do think na Baksha is a good pick or maybe something na kakaiba para kay MP The King na jungle. Respeto naman, Jing. Kasi yun na talaga, no? Mm-hmm. At I think si Carl TZ lang ang hindi pa natin nakikita na nag-adjust to that. Yeah. Maybe Karina? Okay. Open ba Karina? Okay, Binan. Sige, tingin ko talaga Pakito. Or, jungle. Pero Baksha or Pakito na lang ang maganda dito para sa NXP. Or siguro balik nila yung Barats na mukhang wala pa rin pang counter eh. Dahil naban mismo yung 1-1. Yeah. Lunox na lang yung pangsagot. So wala kang talagang burst dun sa Baksha, sa Barats. Kasi kanina, parang nung late game, makulat na siya sobra. Oo. Iniipon lang niya yung early game niya kanina sa Barats eh. Tama yung sinabi ito ni Wolf. It's the sustain. Barats ulit. Sustain again for MP. Ang nag-iba lang dito is the XP laner, which is the Dairoth. But it's a good setup. Lunox Sparsa pa ito ulit. Lunox Sparsa na ito. Same lineup. Same lineup. Yun na yung best picks. Piliin nyo na ha. Okay. Kailangan mo ng Shredder. And this time walang Esmeralda in the lineup unless NXPE goes for the Dairoth gold lane. Open din yun. Oh, mabilis yung makuha ng items din yun for a Dairoth. Early burst. Pero, okay, so Beatrix. And Farsight. Binago nila. Si Beatrix lane na iba. Binago lang si Beatrix. But this means NXP, magpapopulang ko pa lang sila pabalik. And decent naman siya versus the Beatrix in a way. Or Pakito gold lane. What if ang NXP ay pumili ng Pakito gold lane, maganda versus this Beatrix in a way? O kaya yung pinipili ng ibang teams which is the Aldous, pero medyo malabo yata yung chance na Aldous makita natin sa NXP. So my guess is Pakito. Popalit Kupa o kaya Pakito o kaya naman ay Aldous mula sa NXP. Global response din for NXP if makuha. Aldous plus Savior combo, no? Aray. Napaka-interesting nun. Wala nang uwian. Dire-direcho lang. Stack to stack. Late game. Ang daming pwedeng maipon dito katulad na ginawa nila early game. But the pick, oh, Brody. So, safe play. Brody, yung okay next na option palagi kay Donut. Nakita natin, hindi lang sa MPL Season 9, pero nung Cibol qualifier. So, ito yung naging safe yung last pick dito ng NXP Evos. Here we go. Something new para sa NXPE. That is a Brody. Pero mukhang pumupunta na sila sa point na MP The King is your main tank jungler. But this is the Benny Beatrix. Mm-hmm. Special. Oo. Hype ngayon ang Echo, ha? Hinahype ni Trimar ang Echo. Pumalakpak na kanina. May nakita ng spark. Yeah. And sa kay Trimar TZ, siya yung player o kasama ng Echo na siya nagbibigay ng signal kung go na ba to. This is it. Matatapos na ba ang season na to? Is this the final game ng linggo? Blessed Palm Sunday pala sa ating lahat. Sa lahat ng pamilya na umattend kanina ng mga mass, of course, ay God bless sa atin. Here we go. Papayapang Sunday sinong lahat. Happy Family Day to everyone.
This is it. Echo trying to get the upper bracket. The question is, lahat na ba ng teams ay may kryptonite to defeat them? The Dawn of Justice ng dalawang teams na to ay makikita natin. Pero for NXPE, walang umistorbo. Both of the jungles dito, nag-iipon ng tamang lakas at the right time sa leading stage pa lang early game. Okay. Medyo natuto din yata itong si Kaden sa kanina kasi sobrang aggressive niya kaya nabigyan agad siya ni Yawi at ni Kirtisi at the first blood going in favor of Echo. This time, depensa yung kanyang move. And actually, si MP Daki nakuha agad yung Clamor dito. Mukhang bilis umikot. Ah, Demon Slayer. So after niyang mag... Demon Slayer Barats pa rin. After niyang mag-purple, nakakaw Clamor siya. Wow, interesting. Parang... So instead na secure niya agad yung orange, no? Parang mas inuna niyang bawasan yung potential na jungle para kay Hilbert. Kay Carl Vizzy. Sumubok si Yawi actually mag-counter go. Nabangan nila si Kadenza. Nagpalit si Kadenza ng playstyle hook. There you have it. Second skill. First skill lang muna para kay Kurt. Curse of Gross. Poke lang muna para sa dalawang kupunan. Nag-iiba. Pero may ult si Carl this time. Abang. Abang kay Yeli. Eto na nga ba yung sinasabi natin. There you go. Echo Connection. First Blood. Yun yung mga times talaga. Yun talaga ang strength ni Carl Tizzy. Alam niya kapag kaya nilang kumil. Disconnect the light for NXPE's early game. Break momentum. Carl Tizzy check sa unang listahan ng early game objective niya dito. Ang ikot din ng Echo dito, sumasama din si Carl Tizzy, na-amplify din yung pagkuha nito ng items. Nagamit niya dito ang isang Magic Worship. First ang sagot, pero si Yawi, ganda hook ni Kadenza, pero nakapag-flicker out doon. Level 4 na si Ellie Hayes. Ayan ang Rhaegar. Umagat na lang si MP Daki ngayon, pero ganang ultimate para kay Carl Tizzy. This time, Carl Tizzy now trying to go for the turtle. Sumubok na doon na naman si Yureshi! Abysim strike sa mukha! Si Yureshi pa ang nakakuha ng turtle! Sabay-sabay tayo, Yureshi! Hindi pa rin nawawala yung swag dito sa pagkawa ng steal. Hindi jungler, hindi si MP the King. Ako ang magsi-seal the deal. Na-peel off agad si Carl Tizzy at yung replay na to, Wolf. Mm-hmm. Mukhang ma-amaze ka dito. So, unfortunately for NXP, nagamit agad nila yung ulti ni Yeli Hayes. Kaya naman nabigyan na si MP the King na madali. Tignan natin si Ureshi, pati na rin itong si Kadenza. Look at Kadenza, makakancel niya yung TP nito si Kurt at makakuha yung kill. Eventually getting level 4, but it didn't matter. Tignan naman si Ureshi, nakuha na yung burst kay Carl at nakuha pa yung turtle. So, napakalaking panalo noon para sa side ng NXP Evo. Ibang klase. Sabi ni Yureshi, acknowledge me. Nandito ako. Bakit ba iba ang napapansin nyo? This time ako naman. Sheesh! 2-3 NXP. Napakagandang knockout noon. Yep. But hindi pa rin tapos. By the way, sa isang 1v1 nanalo si Donut kay Benny. Oh my gosh. Donut ngayon. Okay, makakabawi ang Echo. Medyo malayo si Carl Tizzy dito. Pero ganda ng Mystic Field. Oh my goodness. Nagkukulaps ang Echo. NXPE, another block. Nagmula kay Yeli Hayes. Kadenza, hook to hook. Super Saiyan na si Yeli Hayes ngayon. Kung may paderang... Ang Echo siya yung literal na sandbag para kay Yele. Sige, patayin mo na. Sinalo lang ng buo ni Carl. I think NXPE, alam nila na every time may Dark Knight falls, kailangan mo i-block. Alam nila na paparating. They know how to counter this Hellcurt pick. Kahit na blinded sila, laban lang. NXPE, merong night vision at merong pang-counter dito sa mismong galawan ng Echo or ni Carl Tizzy. Hinihintay nila yung tamang moment kung kailan gagamitin yung mismong resources nila because if they pop it in the wrong timing, ang daming pwede pumikaw. Stand dito mula kay Carl Tizzy. Follow up kay mismo kay Yawi and kay Benny King. But it will take time for a gold lane dito na Beatrix. Pero oh my gosh! Perfect hook. Grabe! Kadenza. And this time, NXPE, nilalaro na nila ang Psycho. Sina-Psycho na nila. Ang Echo. At talagang momentum. Yum, 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 yum. Lamon na lamon. Bang! Rhaegar has been slain. Setup is real. Detonas, welcome to the dawning light. Grabe. Hindi na to dapat
ang plays ni Yelly, laser eyes ni Yelly Hayes. Blue team ang turret has been destroyed. Ang layo. NXP talagang gustong long distance. Long distance talaga? Yung, hindi lang sa travel, pati mismo sa pag-hit mo lang. Coast to coast. Coast to coast. Damage output. Boom. Pagkakagat ni MP, call ka lang, ultihan mo, goods tayo. Wow. Sobrang lupit na pinapakita ngayon ng NXP. At ang pinrioritize dito ni Yelly Hayes, yung kanyang Enchanted Talisman, may konting CDR at syempre unlimited na pagbabato ng kanyang mga spells. Meaning to say, laging nakamax yung kanyang Transcendence. At the same time, kahit nasaan, cross map place, wala yan! Oh. Ito na, ulti, Yelly Hayes. Yelly Hayes. Tinitipihan na ni Cadenza si Yawi! Tinitipihan na ni Cadenza si Yelly Yawi! Yelly Hayes! Oh my gosh. After nung pick Yelly Hayes, buti na lang hindi tumama. And ito ah, this is a Brody again sa Beatrix. Napaka-confident ng flicker pa siya. Blue team turret has been destroyed. Scaled up. Scaled up, Brody. Naka-Blade of Heptasis na rin pala. 2-1-0. Nakuha niya yung panalo kay Benny Cutie dun sa raid ng 1v1 sila. Eventually, after that, tuloy-tuloy na yung pag-abante ng NXP Evos. Particularly sa lahat ng kanilang lanes. At si MP The King, sobrang confident na niya. Naka-pronta na siya ngayon. Nawala na yung confidence ng Echo kanina to get place. Nalipat sa NXPE. At tignan mo, tinatakot nila. Tinatakot nila yung mga Orcas. May retry. Labang siya ng retry. Okay. Nakuha niyang retry. Ayun lang. Oh, grabe. MP with a steal. Oh. Nag-mean yung entrance talaga ni MP. Double hold up. Ito na ba yung tinatanong natin winning Red formula of Next Play Evos? A disciplined Next Play Evos na mismo kanilang coordination pinapakita, a different variant of NXPE na napagana ngayon. Kahit mismo ang rotation ng Echo, sila mismo alam ko gusto nyo umikot. Pero ang laki ni MP, ang laki ng dinosaur. MP. Going psycho. Iba na ang tides ng game na ito. This is now next place game. At ngayon, nilalaro na nila ang mental fortitude ng Echo. Nahihirapan. Hindi na ngayon ganun ka. Tinifreeze yung lanes. Tinifreeze lang nila yung lane. Wow. And this is something new to us na hindi Echo ang nagmimake ng opening. Yes. And mismo sila yung nag-aano lagi. They set the traps. Pero for NXP, alam, they are aware of what's coming for Echo dito. Pero nilalaro nila plain and simple. But at the right targets, it's the same pattern na ginagawa ng NXP. Okay, hindi tumama dito na welcome. Napagamit ang vengeance dito sa Team RTZ. Hindi na talaga makakawala pa. Nandun yung Dawning Light. Another pick up para sa side ng NXP. MP The King. Nananakot. Tignan mo yung dila ni MP The King, oh. Hindi na dapat. MP The King and the Dino. Dino Thunder Place. Mapapagamit na lang Carl Tizzy. Desperate Ultimate. Nandoon. Finally, makakuha sila ng kill. Nice follow-up para sa Renny. Oh! Pero another ultimate para side ng NXPE. And MP The King with the stomps. Hindi na pinigilan! Tadyak ka, boy! Ipa-thumbs up pa! MP The King! Online na! Sabay may libreng push pa si Yureshi sa top! Team turret has been destroyed. Oh my, this is Next Play Evos closing the borders mismo ng tier 2 turrets dito ng depensa ng Echo and leaving them to the point na objectives ang kailangan nyo kunin ngayon. But combos ngayon ang nagagamit ni Cadenza and Next Play Evos. Supposedly maganda sa Echo yung trade na yun kahit nakakuha sila ng kill kay Donut. Unfortunately, si Donut bago mamatay nakapag-pop pa siya ng torn apart memory, so nakahabol pa siya ng konti. Yael Hayes halos makuha niya yung kill kay Benny Cutie, buti lang nakataas si Benny Cutie. So all in all, good sana siya para sa Echo, pero nabawasan ng mapa ang Echo dahil kinailangan nilang mag-commit ang napakaraming mga players doon sa laban na yun. Nakapag-push sa may top lane, nakuha yung Lord afterwards. After a good play mula sa Echo, nalugi pa rin sila. At grabe, apat yung tinabaan. This is now Echo na ang lineup mo ay isang Hellcurt na never gumana. Isang beses lang. And that was just the first blood. And now they're desperate to get kills. Napakakunat na ni MP. The Lord is now marching towards the top. Napakakunat din. But Echo here, kailangan din nilang maging
responsible also in the next set of plays na kailangan ko dito ni Carl Tizzy, even for Yawi. Kailangan din nilang masustain dito ang naipong power. Yale is in the 401. Donut scaled up na rin level 11. Even for the space NXPE, nagugustuhan nila kahit maapakan ka lang dito ng isang passive ng Brody. One more. Tumakas ka man, it's a sealed kill. But if masustain to ng Echo, they could still make a play. There we go. NXPE. Pressure lang muna ang ginagawa nila. Can Echo do it? Yun yung conceal play. Wala pa rin. Kinukulong na lang nila. Ang maganda dito para sa Echo, since behind sila, at least meron silang marksman at may play pa rin sila yung combo natin ni Patilim, tapos yung ultimate ni Yawi, and then eventually the overload of damage mula sa Echo. Nandun pa rin yun. Hindi nawawala yan. They still have the defense. So, kung ikaw ay fan ng Echo sa ngayon, surely nasa bingit ng pagkatalo na magpagka-sweep sa NXT Evos, but it's not yet over. Meron pa rin silang win condition. Yeah. Their burst damage ay kailangan respetuhin ng NXPE. That's their win condition. Set up from Yawi and everything. But your Reshi nang gugulo, yun yung sight. Sakit. Nakita mo yun, hindi mo niya pinatay yung Scaled Lizard until the point na puno yung rage niya, tas tsaka siya nag-initiate. Hinintay lang eh. Hinintay lang dito mismo. Next play, Evos, kung alam nilang Echo would be desperate to get that objective. Oh yeah. Kaso, they need also to make measures. Dito may sinabi ni Wolf dito, there is a win condition for Echo. Yeah. It's the momentum. They're looking for next play Evos. Mistakes na pwedeng i-commit and as well as the opening. If ever soft spot ang pwedeng i-target nila dito for next play Evos, could be Donut, pero ang daming pwedeng ma-space or ma-box out mismo ni Epi the King and Cadenza. Yelis, kahit alisin mo siya mismo sa malapit na distance, he can totally contribute sa peel-off pa lang. Pero kung magiging maingat ditong Echo at kung masusurprise nila from a backline entry na pwede nila mauna si Donut, that could mean a spark na pwede makabawi dito ang Echo. May chance ang Orcas. At nag-conceal na sila. Naka-ready ang NXPE. Kramer lang muna para kay Donut. Here we go. 14 seconds, 10 seconds para sa Lord. Bukunin. Ay, kinuha. What is the plan for next play? 9.1k gold this time. Hindi nagbibigay ng opportunity ang Evos. MP. Ang dami na rin na stocked up. Barats. Big guy level 15. But a conceal play, Manjin. May oh, mahu! Okay. Yawi is the first one to get home! Zero has been slain. Oh my G! Halika dito, Yawi! Grak yun! At Red team parang naging papel! NXP, kitang-kita sa camera yung pitas! Hindi ko napigil. May kadena eh, no? Kahit ako nagulat! Yung kadena ni Cadenza! Ang kadena ni Cadenza! The chains of death! Ibang level yun. Conceal? Takbo, papunta dun sa Scaled Lizard area, sabay hook ng bush to bush. Kahit sino'y tamaan nun, sure deads. Mula sa NXP, hindi na nga umabot yung ulti ni Yelly Hazy. Hindi na umabot yung guhit. Oh my. Stickers are coming out. Oh my. Mapangasar na. Aether Clan, here we go. Basag yung tower sa gitna. Basag yung tower sa baba. Pwede mo na rin ilista yung taas. Another dawning light. Hook. Vengeance para kay Dreamar. 12k ang buhay ng Lord. Lalaban na lang pa dito si Yureshi. Eto na. Bullet shower. Pero killing spree. Amazing strike. Pero merong knock-up. Yawi doing it. Pero makakuha ka rin si Yureshi. Isa na lang. Pwede mo na ilista. Ubos ang Echo sa next play, Evos! Ureshi with the maniac! Traffic lang ang makakapigil sa next play, Evos! 0-2 and Echo ngayon ang pupunta sa third place. Wow! Ang gandang upset to end the season. Walang chansang bumawi ang Echo sa laban na to. Dahil sa 2-0 win ng NXP, na-prove nila na meron talagang magic itong kanilang combos. Itong bagong team na kanilang kinuha, apat na mga bagong miyembro. This is all of their first seasons sa MPL. At nagpakita sila ng ganun sa pinakahuling laban na makikita natin sa regular season ng MPL Season 9. Ito na ba ang playoff variant? Look at these faces. Look at these guys. Here we go. Take your bow.
Napakagandang exit para sa next play, Evos. At napakagandang respect din. At klarong-klaro na. Na after a month of dominating the league, alam na lahat ay meron ng kryptonite at kayang-kaya ng patumbahin ng super team. The last day, the first meeting on the last day, next play Evos. Pwede na ba natin itong tawaging Formula 1 ng next play? The Formula 1 mula sa next play, ganun. Ganon sila ka-confident. Ooh, look at grabe. MP the Dino. Smooth na 2-0. And tignan mo si Doggy, oh. Ine-explain niya pa. Focus talaga. Focus pa rin si Doggy. Layup mode. Layup mode. Ay, handa, grabe. Handa ang side na. Ng... Oh! 2-0! 2-0! Pero respeto mula sa Echo. Pero grabe, tignan mo yung itsura ng Echo after that. I think they're fully aware that everyone right now ay kayang-kaya na silang mamain. Don't are the days na sila ang pumapass break. In this game, ang daming mga nag-step up mala sa NXP Evos. Bukod sa dun sa mga players na nakita natin, for sure may kita natin yan sa highlights. Ang gusto kong sabihin dito is yung kanilang coaching staff. I think yung ginawa dito ni Doggett, ni Zico, at kung sino man yung kasama doon, pinaghandaan talaga nilang Echo. Kasi this was one of the few times nakita natin yung Barats para kay MP the King. At mukhang handang-handa talaga sila. Kung papansin natin yung Echo paulit-ulit, literal na halos parehas Yeah. Sobrang prepared doon ang side ng NXP. And ang masasabi ko lang, it's a match na after ng NXP lumamang, they know na lamang na sila. Yes. They know na tapos na to. Exactly. Hinarap na lang nila nang hinarap ang Echo at totally na shutdown si Carl. Dinerecho lang ng dinerecho. 4 deaths on Carl Wolf. Exactly. How bad is this? Para sa isang Hellcurt. Napakahirap. Gusto mo bilang Hellcurt na ikaw yung nauunaan? That happened in game number 1. Unfortunately, hindi rin nila natapos. Ang problema kasi sa isang Hellcurt is kapag